Manalangin po tayo. Mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal at nagligtas sa aming mga kaluluwa mula sa walang hanggang pagkawasa. Salamat po sa biyaya ninyo. Sa oras na ito, kami na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa iyong harapan, nagpupuri sa kaluwalhatian at biyaya ng Panginoon, nag-aaral ng salita, at nagkakaroon ng pagkisama sa banal na kapulungan ng Panginoon. Umaasa po kami na ang Diyos ay kasama namin sa oras na ito. Pakiusap, ingatan mo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Pakiusap, hawakan mo po ang mga mahihina at ipahintulot ang nararapat na biyaya sa bawat tao. Ang mga iglesia sa Korea at ang mga iglesia sa buong mundo, sa lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, hawakan niyo po sila sa pamamagitan ng biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. At tulungan silang matupad ang dakilang gawa ng Diyos, ang pagdiligtas ng maraming ligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Sa Panginoon na lagi nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng dapat naming gawin. Sa oras pong ito, ituro niyo po sa amin ang nararapat naming gawin sa pamamagitan ng salita. Hawakan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay upang huwag naming masayang ang aming natitirang buhay at makapabuhay kami para sa ikaluluwalhati ng Diyos, na inaalam ang banal na kalooban ng Diyos. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa oras na ito sa Panginoon at sa banal na Espiritu. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 13 hanggang 17. Basahin po natin mula verse 13 hanggang 17. Verse 13 hanggang 17. Hali kayo ngayon, kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung anong magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung luloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Lumipas na po ang isang taon at mayroong bagong taon na ibinigay sa atin. Sa nakaraang winter retreat, nasabi ko na ang pinakamalaking misyon ng Kristiyano ay ang world mission. Ito ang pinakamalaking misyon ng Kristiyano, ang world mission. Nasabi ko na ang world mission ay dakilang utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito rin ay pribilehiyo at layunin ng buhay natin. Gaya ng inawit ng koro, ang pangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng tao, pangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng tao sa mundo, at ang ipanalangin sila upang maunawaan nila ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi lang basta sinasabi natin.
Ito ang pinakamalaking layunin sa buhay natin na dapat talaga nating gawin. Ito ay tiyak at malinaw na utos ng Panginoon. Hindi lang natin ito basta sinasabi, kundi dapat talaga nating gawin. Kung inibig tayo ng Diyos sa salita lamang, at hindi niya ipinakita ang kanyang pag-ibig, paano tayo maliligtas? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang mamatay doon sa krus. Ito ang pagpapakita ng pag-ibig. At ngayon, sa unang Juan, chapter 4, verse 11, mga minamahal, kung tayo ay inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibiganti naman tayo sa isa't isa. Dahil sa minahal tayo ng Diyos, tumutugon tayo sa kanyang pag-ibig. Minamahal din natin ang Diyos. Ang pag-ibig na ito, ay hindi sa salita lang. Sa unang Juan, chapter 3, verse 18, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kung minamahal natin ang Diyos, dapat tayong umibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. At dapat tayong sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Kaya ang utos na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha, sa buong mundo, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito ang World Mission. Ngayon ay ginagawa natin ang gawaing ito. Tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo sa 88 mga bansa, sa 80 mga bansa. At tayo ay nagpadala ng 117 misyonero at pamilya. Ang bilang na ito ay nadaragdagan pa. Tayo ay mayroong 926 churches sa buong mundo. Ang bilang na ito ay hindi eksakto, may mga naidadagdag pa. Sa katunayan, ginagawa natin ang gawaing ito, ang World Mission na may buong puso at lakas. At pagkatapos ay ano ang sunod? Taon ng pangkalahatang pagkilos. Dapat tayong makilahok sa World Mission na may buong puso at lakas. Pangkalahatang pagkilos. Ibig sabihin, lahat ng born-again Christians ay dapat na sumali sa gawaing ito. Walang exemption. Kailangan nating ipanalangin ang gawaing ito. At kahit na hindi natin maipangaral ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpunta sa malalayong lugar, dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo sa marami pang malalapit na tao. Kung hindi natin ito gagawin at pababayaan lang natin sila na magtungo sa kapahamakan, ito ay kasalanan sa Diyos. Sa Santiago chapter 4 verse 17, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang pinakadakilang kabutihan ay ang magligtas ng makasalanan. Alam na natin ang dapat nating gawin, pero kung hindi natin gagawin, ito ay kasalanan sa Diyos. Kaya ngayon, dapat tayong magdala ng mga tao upang makinig sa salita ng Diyos. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya ng buong puso at lakas at manalangin para sa unang Grand Bible Seminar na magsisimula na bukas. Umaasa ako na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Maaari kayong gumawa ng bagong plano para sa taong ito. At hindi lamang plano para sa isang taon. Plano rin para sa 10 taon. O
pangbuong buhay na plano. Kaya gusto kong ipangaral ang salita na may pamagat na plano ng tao at kalooban ng Diyos. Ano ang plano ng tao at kalooban ng Diyos? Binasa natin ang Santiago Kapitulo 4, Versikulo 13. Hali kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon at kikita. Ang hali kayo ngayon, hali kayo ngayon. Sa Korean translation ay makinig kayo. Makinig kayo. Ito ay salita na kailangang pakinggang mabuti. Naisulat ang salitang ito noong unang siglo. Nang panahon na iyon, lahat ng daan ay patungo sa Roma. Maraming naitayong lungsod sa Europa at North Africa. At ang nasa pagitan nila ay Roma. Kaya maraming tao ang pabalik-balik doon upang kumita sa pangangalakal. Ang parehong sitwasyon ay nangyayari hanggang ngayon. May ilang Kristiyano, tulad sila sa mga makamundong tao. Sa halip na pag-isipan ang buhay Kristiyano, sa halip na pag-isipan kung ano ang kalooban ng Diyos, mas nakatuon ang kanilang pansin kung paano kumita ng pera. Ang mga salitang ito ay babala sa gayong mga Kristiyano. Ito ay babala sa gayong mga Kristiyano. Ang salitang ito ay nagbibigay babala pa rin sa atin hanggang ngayon. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Mayroon tayong mga mithiin na gusto nating gawin sa buhay natin. Kaya nga gumagawa tayo ng plano para sa isang taon o plano para sa 10 taon. Hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo pwedeng magnegosyo o kumita ng pera sa mundong ito. Ang pera ay kailangan habang nabubuhay tayo sa mundo. Kailangan nating magtrabaho sa kumpanya, magnegosyo o gumawa ng plano para magkapera. Hindi kasalanan kung magnanais na magkaroon ng pagmamay-ari habang nabubuhay sa mundong ito. Hindi naman kasalanan na magnais tayo na magkaroon ng mga ari-arian sa mundo. Ang problema ay kung gusto mo bang magkaroon ito para sa sarili ko o para sa kalooban ng Diyos. Bakit ko gustong magkaroon ng mga ito? Para sa sarili ko o para sa kalooban ng Diyos? Kailangan nating pag-isipang mabuti. Ang mga Kristiyano ay pwedeng magnegosyo upang kumita ng pera. Pero paraan lang ito upang mabuhay sa mundo. Hindi ito ang layunin ng buhay natin. Paraan lang ito para magawa ang layunin. Ang paraan ay paraan lang, pero minsan ginagawa ng layunin. Kung ang ilang mga Kristiyano, kung nabubuhay sila sa ganitong paraan, mali ito. Ito ay kasalanan sa mata ng Diyos. Kaya dapat ay maging malinaw sa atin kung ano ba ang layunin ng buhay natin.
dapat maging malinaw sa atin ang layunin sa buhay natin. Sa mga awit, 118 verse 17, 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. May dahilan kung bakit nabubuhay tayo. Mas mabuti para sa isang ligtas na tao na mamatay na ngayon kung ang nais lang niya ay mabuhay para sa kanyang sarili. Mas mabuti pang mamatay na siya ngayon ng mas maaga kung gusto lang niyang mabuhay para sa kanyang sarili. Maging mahirap man siya o mayaman, ang buhay na mismo sa mundong ito ay pawang hirap at kaguluhan. Noong si Jesus ay ipinako sa krus, may dalawang kriminal sa tabi niya. Ang isang kriminal ay namatay na nilalait siya. Napahamak ang kanyang kaluluwa. Ang isang kriminal naman ay nakinig sa panalangin ni Jesus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Naisip niya, sino kaya siya? Walang kasalanan ng taong ito. Siya'y namamatay upang patawarin ang lahat ng makasalanan sa sanlibutan. Nagkaroon siya ng takot at naisip niya ang kanyang kaluluwa. Ang kamatayan ay hindi pa katapusan, kaya nanalangin siya sa Diyos. Anong mangyayari sa akin pagkatapos ng kamatayan? Nakagawa ako ng maraming kasalanan sa buong buhay ko. Pumatay ako ng maraming tao. Kapag namatay ako, hahatulan ako dahil sa kasalanan. Nakaramdam siya ng takot. Kaya sinaway niya ang isang kriminal. Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusan? Ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. At pagkatapos ay nakiusap siya kay Jesus. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Panginoon, pakiusap, maaari mo ba akong isama sa iyong kaharian? Siya ay nakagawa ng hindi mabilang na kasalanan sa buhay niya. Dumalo ba siya sa church kahit na minsan? Gumawa ba siya ng kabutihan? Siya ay taong nabuhay sa kasalanan. Ngunit sa bingit ng kamatayan, hiniling niya kay Jesus na isama siya sa kanyang kaharian ng Diyos. Nang oras na iyon, ay wala siyang anumang pinangahawakan maliban sa isang pakiusap. Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot ka agad si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Nung oras na si Jesus ay malapit ng mamatay sa krus, may isang makasalanang nagsisi sa kanyang mga kasalanan at nakiusap siya na siya ay isama sa kaharian ng Diyos. Sumagot ka agad si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Nang si Jesus ay namatay doon sa krus, siya ang unang naligtas. Napakapalad niyang tao. Naligtas siya sa pinakahuling sandali bago siya namatay. Kinuha siya mula sa pintuan ng impyerno at dinala sa langit. Wala siyang ginawang mabuti. Kasalanan lamang. Sumalit namatay si Jesus para sa kasalanan ng kriminal. Isang malaking pagpapala sa kanya na si Jesus ay ipinako katabi niya. Sinabi ng isa pang kriminal kay Jesus, hindi ba ikaw ang Kristo,
Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Gusto niyang bumaba si Jesus sa krus upang makababa din siya. Hindi niya isinaisip ang tungkol sa kaluluwa. Tungkol lang sa buhay ng laman ang iniisip niya. Gusto pa niyang mabuhay ng matagal sa lupa. Kung pinalaya siya ni Jesus, mabubuhay kaya siya ng masaya sa mundo? Ang lahat ng nasa sanlibutan ay pawang hirap at kaguluhan. Ang mayayaman, may kaguluhan sila sa kayamanan. Ang mahihirap, may kaguluhan sa kahirapan. Subalit ang lahat ng hirap ay pansamantala. Kung ang isang taong ligtas ay gustong mamuhay para sa kanyang sariling kasiyahan sa mundo, mas mabuti pang bumalik na siya sa Diyos ng mas maaga. Bakit ba hinahayaan ng Diyos na mabuhay pa ang mga ligtas sa mundo? Ito ay dahil sa mayroon pa tayong gawain na kailangan gawin pagkatapos ng kaligtasan. Pwede tayong gumawa ng plano patungkol sa mga gagawin. Pero kailangan nating manalangin at pag-isipan kung ang plano ba natin ay para sa kalooban ng Diyos o para lang sa sarili nating hangarin. At kahit na may plano tayo para sa isang taon, sabi sa Santiago, Kapitulo 4, Versikulo 14, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ang mga taon natin ay pwedeng umabot ng 80 taon o 100 taon, ngunit ito ay madaling lumipas. Madaling lumipas. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubuntun at hindi nalalaman kung sino ang magtitipon. Si David ang pinakadakilang hari sa Israel. Pinag-isa niya ang bansang Israel at sinakop ang mga bansa sa palibot nila. Nanalangin siya sa Diyos. Sa mga awit 39:4. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Sinasabi dito, ang aking katapusan. Ibig sabihin, siya ay mayroong kamatayan. Kamatayan. Ilang araw na lang ba ang natitira sa buhay ko? Ipaalam mo sa akin kung gaano ako kahina. Sa harap ng tao, maaaring isipin na ang hari kayang gawin ang lahat. Subalit, sabi ni David, ipaalam mo sa akin ang aking kahinaan. Ipaalam mo sa akin kung gaano kalapit ang araw ng aking kamatayan. Sa harap ng Diyos, narito ang aking araw ay ginawa mong iilang mga dangkal. At sa paningin mo ay tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na ang bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Kahit na ilang dekada pa tayo mabuhay, ito ay tulad sa wala sa paningin ng Diyos, kasing lapad lang ng kamay. Gaano ba kalapad ang kamay ninyo? Ilang square meters? Hindi malaki. Kung maglalagay ka ng langgam sa palad, ito ay gagapang at mahuhulog ka agad. Sa mata ng Diyos, ang buhay natin ay kasing lapad lamang ng kamay natin. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. At ngayon, Panginoon, saan pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Tunay na ang panalangin ni David ay wasto. Kailangan din nating manalangin ng ganito. Kapag nakakakita ka ng mga taong nagtatagumpay sa buhay, nagiging mayaman at nag-i-enjoy sa lahat ng bagay, sinasabi mo, kailan kaya ako yayaman? Maraming tao, gagawin nila ang lahat para yumaman.
ang mga Kristiyano ay hindi dapat maghangad na maging mayaman. Ang mga Kristiyano ay mayroong layunin sa buhay na ibinigay ng Diyos. Mayroong layunin na ibinigay ang Diyos sa buhay natin. Kaya patuloy na idinidiin ng Biblia na ang mga plano ng tao para sa kanyang sarili ay walang saysay. Sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, sinabi ni Solomon, "Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan." Inulit niya ng 5 beses. Ano ang pakinabang? Mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw. Ako ay naghanap at naghanap at lahat ay walang kabuluhan. Isang malaking kawalan. Sa aklat ng Ecclesiastes, ang salitang walang kabuluhan ay maraming beses lumitaw. Sinasabi nito na lahat ng plano ng tao ay walang kabuluhan. Ano ba ang iyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Kahit na subukan mong hawakan ng hamog, hindi mo ito mahahawakan. Ang singaw, hindi mo pwedeng hawakan. Parang panaginip. Masama man o maganda ang panaginip, pag gumising ka, tapos na. Kaya kung titingnan natin sa Ecclesiastes chapter 2 verse 2, aking sinabi tungkol sa halakhak, ito ay kalukuhan. At sa kasayahan, anong halaga nito? Ang mga tao, umiinom sila ng alak, tumatawa at humahalakhak. Sapagkat kung paanong ang lagitik ng tinik sa ilalim ng palayok, gayon ang halakhak ng hangal. Ito'y walang kabuluhan. Parang paglagitik. Hindi maganda sa tenga. Paglagitik. Nababaliw sila sa katatawa. Baliw. Dati, noong ako ay nasa Masan, sumakay ako sa kotse. Pagkatapos may rotary circle, may fountain doon sa gitna. Habang nakasakay ako sa kotse, sabi ng mga tao sa paligid, "Huwag muna kayong dadaan, may baliw sa daan." May isang babaeng nakasuot ng handbook. Nakasuot siya ng handbook, iwinawag-iway niya ang kanyang panyo. Sabi ng mga tao, baliw siya. Subalit, ang babaeng iyon ay tuwang-tuwa sa katatawa. Kaya sinabi ni Solomon, aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan. At sa kasayahan, anong halaga nito? Katulad ng mga makasalanan na patungo sa kamatayan, malapit na silang mapahamak sa impyerno magpakailanman, subalit hindi nila nalalaman. Kaya dapat mong malaman na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay maglalaho pagkaraan ng ilang sandali. Kaya nga, talaga bang masisiyahan ka sa mga bagay na mawawala din pagkaraan ng ilang sandali? Ang mga tao, lagi silang nagsusumikap na makakuha ng mga bagay-bagay sa mundo. Walang katiyakan kung matutupad ang ating plano o hindi. Kahit na ito ay matupad, mawawala rin ito pagkaraan ng ilang sandali. Sa isang saglit, maglalaho din. Ang huling katha ni Hemingway ay The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea. Nakita ko, ito'y ginawang isang maikling pelikula. Walang masyadong pangyayari sa The Old Man and the Sea. Simple lang ang kwento nito.
Pero sikat na sikat ang librong ito. Kung titingnan mo, walang nakakaaliw sa kwento. Ito ang huling katha ni Hemingway. May isang matandang lalaki na mag-isang nakatira sa isang kubo sa tabi ng dagat. Ang matandang ito ay may isang pangarap bago siya mamatay. Dahil sa ang matandang ito ay mangisda, pangarap niya na makahuli ng napakalaking isda. Nais niyang makahuli ng malaking isda. Ibenta ito at yumaman. Ang makahuli ng napakalaking isda, ito yung pangarap ng matanda. Walang ganong isda sa malapit. Kaya pumunta siya sa malayo, sakay ng isang maliit na bangka. At pagkatapos, nakahuli nga siya ng isda na kasing laki ng gusto niya. Nakipaghilahan siya sa isda. Sinubukan ng isda na tumakas. Ngunit, sinunggaban ito ng matanda. Napagod ang isda at ito ay kanyang nahuli. Subalit, habang sumasagwan siya pabalik, dumating ang mga pating at unti-unting kinain ang isda. Nakipaglaban ang matanda. Pinalo niya ang pating. Nakipaglaban siya. Mahirap na nakipaglaban. Sa maraming hirap at pagpapagal, hinila niya ang isda patungo sa dalampasigan. Pero pagdating niya, buto na lang ang natira. Buto na lang ang natira. Kaya ang matanda ay umuwi sa kanyang bahay at bumagsak sa pagod. At yun lang, tapos na ang kwento. Yun lang, hindi nakakaaliw. Pero ito ay sikat na katha. Ganyan din ang buhay, katulad ng pangarap ng matanda na makahuli ng malaking isda. May kanya-kanyang pangarap ang bawat tao. At upang makamit ito, nakikipaglaban sila upang ito'y mapasa kanila, upang walang makaagaw nito. Nakikipaglaban sila para sa pangarap nila. Pero sa huli, buto na lang ang matitira. Walang matitira sa dulo. Walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Wala siyang madadala sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ito man ay isang malubhang kasamaan. Ang salitang walang kabuluhan ay madalas na makikita sa Biblia. Kahit na makamit ng tao ang mga pinapangarap niya, sa huli, mauwi din ito sa wala. Mauwi din sa wala. Mabuti na habang maaga pa ay malaman na kaagad ito. Patuloy itong sinasabi ng Biblia. Gayunpaman, ang mga tao, tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Gaya ng sinabi ni David, sila ay nag-aabala sa walang kabuluhang gawain. Nagpapagod sila sa wala. Ang kayamanan mo ay pwedeng nakawin ng iba. At ngayon, Panginoon, saan pa ako maghihintay ang aking pag-asa ay nasa iyo? Wala sa kayamanan ang ating pag-asa. Kaya sa Ecclesiastes chapter 1 verse 3, ano ang pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Nakita ko na ang lahat ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ito ay isang kasamaan sa lahat ng ginawa sa ilalim ng araw, na isang kapalaran ang dumarating sa lahat. Gayun din naman, ang puso ng tao ay puno ng kasamaan. Ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay at pagkatapos ay nagtutungo sila sa kamatayan.
May mga tao na handang itaya ang kanilang buhay, kumita lamang ng pera. Handa silang mandaya o magnakaw. Baliw sila. Nababaliw sila sa kayamanan. Ang ilan naman ay nababaliw sa kapangyarihan. Nababaliw sa libangan, sa karangalan, sa kasiyahan ng laman, at sa mga bagay na gaya nito. Nababaliw silang lahat, di ba? At ang kaunlaran ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay. At pagkatapos noon ay nagtutungo sila sa kamatayan. Sila'y kaawa-awa. Kaya naman, sa Kawikaan 23, verse 4 at 5, huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Sa Kawikaan 23, verse 4 at 5, huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay mapaparang. Sapagkat biglang nakakapakpak ang kayamanan. Lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Lumilipad na gaya ng agila. Bakit mo itututok doon ang iyong paningin? Saan ba natin dapat ituon ang ating pansin? Dapat nating ibaling ang ating paningin sa Panginoon. Mabuhay man tayo o mamatay ay para sa Panginoon. Gawin ang lahat alang-alang sa Panginoon at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ng pwede nating gawin sa mundo, dapat nating gawin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos na mabuhay ako, tayo ay mabubuhay. Kung kalooban ng Diyos na mamatay tayo, tayo mamamatay. Kaya mabuhay man tayo mamatay, ito ay para sa Panginoon. Nabubuhay tayo at namamatay para sa Panginoon dahil tayo ay sa Panginoon. Kailangan nating magkaroon ng ganitong uri ng puso, di po ba? Sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Ang halaga ng buhay ng tao sa mundo ay wala sa kasaganahan ng kanyang kayamanan. Huwag nating pahalagahan ang kasakiman. Bakit ninyo pinagtutuunan ng pansin ang mga bagay na walang kabuluhan? Sinabi sa atin ng Panginoon na magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Kung ang mga Kristiyano ay mayroong puso na gaya sa makamundong tao, ang plano at kalooban ng Panginoon ay mawawala ng katuturan. Kung nabubuhay tayo sa kasakiman, ito ay kasalanan sa mata ng Diyos. Kasalanan ito sa mata ng Diyos. Sa awit 2 verse 1, bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Sinabi dito na ang mga bansa ay nagpaplano ng mga walang kabuluhang bagay. Sa mata ng Diyos, sila ay mga hangal. Sa awit 33 verse 10, nasusulat na dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Ang payo ng mga bansa ay kanilang sariling plano. Dadalhin ito ng Panginoon sa wala. Hindi matutupad kahit na kailan. Pinapaganda ng mga tao ang mundo at gusto nilang gawin itong mundo na parang langit. Subalit, sisirain ng Diyos ang plano ng mga bansa at plano ng mga tao. Kanyang binibigo ang puso ng lahat ng salinlahi. Ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili. Ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Tanging plano lamang ng Diyos ang mananatili magpakailanman.
Kaya sa Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. May panahon sa bawat bagay. Mayroong oras na itinakda para sa lahat. At tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin sa itinakdang oras. Ang layunin ng Diyos ay matutupad. Gayunpaman, hindi pinapahalagahan ng tao ang plano ng Diyos. Sa halip, gumagawa sila ng sarili nilang plano. Kahabag-habag ang mga tao ganito. Sa Ecclesiastes 3:14, nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang plano ng Diyos ay hindi tulad sa plano ng tao na walang kabuluhan. Ang plano at layunin ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya ngayon, tayo ay nag-iimpok ng kayamanan at ito ay dapat na para sa kalooban ng Diyos. Ano mang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ngunit hindi ito alam ng mga tao at nabubuhay lamang sila para sa mga walang kabuluhang bagay. Kung tayo ay gagaya sa mga tao sa mundo na nagtutuon ng pansin sa mga walang kabuluhang bagay, na nababaliw at natatangay sa mga ito, na nabubuhay at namamatay, na hindi inaalintana ang plano at layunin ng Diyos, ganito ba ang buhay Kristiyano? Hindi po. Like the woman at the well, I was seeking vain and vain things. Mayroon pong ganitong himno, di ba? Many people also were seeking on vain and futile things. Marami ang naghahanap sa mga walang kabuluhang bagay. Kaya nga sinabi ni Solomon, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Tayo ay nabubuhay sa walang kabuluhang mundo na ito para sa mga makabuluhang bagay. Nabubuhay tayo para sa mga makabuluhang bagay. Ang kasaysayan ng tao at maging ang lahat ng mga bagay ay umiira lamang para sa kalooban at layunin ng Diyos. Pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, sa huli, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Lahat ng bagay ay nilikha para sa tao, at ang tao ay nilikha para sa Diyos, upang tuparin ang plano at layunin ng Diyos. Ito'y malaking bagay. Gusto ng Diyos na tuparin ang kanyang plano at layunin sa pamamagitan ng tao. Kaya sa Mateo 6:9, sinabi ni Jesus, manalangin nga kayo ng ganito, masunod nawa ang kalooban mo. Kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang kalooban ng Diyos ay naipasya na. Masunod nawa sa lupa. Kagaya ng blueprint, bago magsimula ang pagtatayo, may blueprint na. Ang kalooban ng Diyos ay naipasya na sa langit. Ang kalooban ng Diyos na ito ay tinutupad sa kasaysayan. Masunod nawa ang kalooban mo. Tayo ay iniligtas para sa layunin at plano ng Diyos. Sinasabi na ang kaligtasan natin ay kalooban ng Diyos na itinalaga ng una pa ayon sa kanyang layunin. Isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa mundo upang mamatay sa krus. Magpatawad sa kasalanan magpakailanman. Wasakin ang kapangyarihan ng kamatayan. Mabuhay muli at umakyat sa langit at ikalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Ito ang layunin na plinado ng Diyos mula sa walang hanggan. Ito'y naganap sa inyo. Naligtas tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At ngayon, tayong mga naligtas,
ay dapat na mabuhay sa natitira nating buhay para sa plano at layunin ng Diyos. Diba? Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa. Kaya ngayon, ang dapat na gawin nating layunin ay ang banal na kalooban ng Diyos. Ito ang dapat nating gawin layunin. Iniligtas tayo para sa layunin at plano ng Diyos. Kaya ang plano ng Diyos ang dapat na maging layunin natin. Ito ang dapat nating pag-asa at kalooban natin. Kaya sa Santiago chapter 4 verse 15, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Ninyo, ito ay sinasabi sa mga Kristiyano. Kahit na mayroon kang plano para sa isang taon, pag-isipan mong mabuti kung ito ba ay para sa iyong sarili o para sa kalooban ng Diyos. Basta kikita ako at gagawin ko ito at iyon. Pag ganyan, yan ay pagmamalaki sa iyong kayabangan. Sa halip ay dapat nating sabihin, kung ito ay kalooban ng Panginoon, mabubuhay ako o mamamatay. Kung ito ay kalooban ng Panginoon, gagawin ko ito at iyon. At kahit na gaano ko kagusto, hindi ko gagawin kapag ayaw niya. Ganito tayo dapat mabuhay. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ano ang pagmamalaki sa kayabangan? Ito yung basta gagawin ko ito. Ngayon ay kikita ako ng pera at magsasaya. Sinabi ng Biblia na lahat ng ito ay pagmamalaki sa kayabangan. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Lahat ng ito ay kasamaan sa Diyos. Para sa mga taong hindi ligtas, ang kasamaan ay ang paggawa ng masama. Subalit para sa mga Kristiyanong naligtas, ang kasamaan ay ang pagmamalaki sa kayabangan. Nabubuhay sila na walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Ito ay maruming kasalanan at kasamaan sa mata ng Diyos. Sa Juan Kapitulo 4, versikulo 34, si Jesus ay nauhaw at nagutom sa gitna ng mainit na sikat ng araw. Ang mga alagad ay pumunta sa layon upang bumili ng pagkain at dinala sa Panginoon. Hinimok siya ng kanyang mga alagad, "Rabbi, kumain ka." Subalit sinabi niya sa kanila, "Ako ay may pagkain na hindi ninyo nalalaman." Hindi siya kumain ng kahit na ano. Nakiusap siya sa isang babaeng Samaritana, nabigyan siya ng maiinom na tubig. Subalit nakalimot yung babaeng Samaritana. Iniwan ang kanyang balde at tumakbo sa lungsod ng mga Samaritano. Nakalimutan siya na bigyan ng maiinom na tubig. Hindi siya kumain ng kahit na ano. Subalit sinabi ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Nang si Jesus ay napagod, nagutom at nauhaw, sinabi niya, "Ako ay may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Si Jesus, siya ay pumarito sa sanlibutan at nabuhay siya upang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Siya ay nabuhay upang matupad, tuparin ang kalooban ng Diyos. Kaya sa Mateo chapter 26 verse 39, sa huling panalangin sa Getsemani bago siya namatay sa krus, "Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito." Yun ang kopa ng pagdurusa sa krus. Si Jesus ay isang tao na mayroong mahinang katawan gaya natin. Umiyak siya nang siya ay nahirapan at nalungkot. Noong ang kanyang mga alagad ay tumawid sa dagat ng Galilea, si Jesus, siya ay nakatulog sa bangka sa sobrang pagod.
Siya'y pagod na pagod. Nakatulog siya sa sobrang pagod. Si Jesus ay nagutom. Nauhaw. Ipinahiya. At nakakaramdam ng sakit na gaya natin. Ang walang salang tao na ito ay hinatulan ng kamatayan. Inakyat sa bundok ng Golgota na may pasang krus. Binugbog ng maraming beses. Hinubaran, ipinako at pinatay. Subalit hindi ito gustong maranasan ng kanyang katawan. Kaya nga, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ang pagdurusa sa krus, lumampas sana sa akin. Anong mangyayari kung pinalampas nga ito? Paano matutupad ang kalooban ng Diyos? Paano tayo maliligtas? Subalit sinabi ni Jesus, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Handa akong mamatay kung ito ang kalooban ng Ama. Siya'y nanalangin ng 3 ulit. Sa panalangin iyon, gaano kahirap magsabi ng Amen? Yun ang huling panalangin kung saan siya ay determinadong mamatay sa krus. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo. Tumutulo sa lupa. Kung ibubuhos ng tao ang lahat ng kanyang lakas, ang dugo ay pwedeng humalo sa pawis. Sa uli, si Jesus ay nagpasya na sundin ang kalooban ng Panginoon, na sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Naligtas tayo ayon sa biyaya ng kalooban ng Diyos na siyang nagpatawad sa ating mga kasalanan magpakailanman. At sa Juan 6:38 at 39, sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman. Si Jesus ay pumarito sa lupa hindi upang gawin ang kanyang kalooban, kundi upang gawin ang kalooban ng Diyos. Upang matupad ang kalooban ng Diyos, siya ay ipinanganak sa isang sabsaban na mabaho sa dumi ng hayop. Nabuhay siya sa loob ng 30 taon bilang anak ng karpintero at naghirap ng 3 at kalahating taon saan man siya magtungo. Nahirapan siya at sa huli, pinatay siya ng mga Israelita na napiling bayan ng Diyos. Si Jesus ay sinampal sa mukha ng mga sundalong Romano. Pinalo, kinutya at minura. Ang lahat ng iyon ay tinanggap ni Jesus. Siya ay namatay sa krus at muling nabuhay. Kaya nga natupad ang kalooban ng Diyos at tayo ay naligtas sa pamamagitan niyon. Gaano ba kalaki ang ibinayad ni Jesus upang matupad ang kalooban ng Diyos na iligtas tayo? Dapat isipin ng mga taong naligtas na ang katawan at kaluluwang ito ay hindi na sa akin. Ito'y pag-aari na ng Panginoon. Binili na niya sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ni Jesus. Sinasabi ng Biblia na ito'y pag-aari na ng Panginoon. Kaya't mabuhay man o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Mabubuhay para sa Panginoon at mamamatay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganito ang dapat na gawin ng mga taong naligtas. Subalit tayo mga Kristiyano, ayos lang ba na mabuhay tayo ayon sa gusto natin na hindi inaalam kung ano ang kalooban ng Diyos? Ayos lang ba? Ang natitirang buhay na ibinigay niya sa atin ay tunay na napakahalaga. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? Napakaikli ng panahon upang suklian ang biyaya ng Diyos. Kahit na hindi natin kayang suklian ang lahat, dapat nating subukang
suklian. Gaano kaya malulungkot ang Diyos kung kalilimutan natin ang lahat at mabubuhay tayo ayon sa sarili nating kagustuhan? Yun ay ang mawala ang layunin ng kaligtasan sa buhay. Kaya ngayon ay kailangan nating gawin ang kalooban ng Diyos. Gawin ang kalooban ng Ama na nagsubo sa akin. Ang kalooban ng Diyos ay dapat na maging kalooban natin. Ngayon, bilang mga ligtas na anak ng Diyos, dapat nating gawin ang kalooban ng Ama. Ito ang kalooban ng Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan nating ipangaral sa Jesucristo sa mga hindi ligtas na kaluluwa. Hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating buhay. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Si Apostol Pablo, siya ay nagpatira pa pagkatapos makita ang Panginoon sa daan ng Damasco. At pagkatapos maligtas hanggang sa pugutan ng ulo sa Roma, nabuhay siya kagaya ng pagtulad sa buhay ni Kristo. Kaya nga sa Galatia chapter 6 verse 17, taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ang mga bakas ng pagdurusa ay makikita din kay Apostol Pablo. Kaya nga, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Ano ang kanyang tinularan? Si Jesus ay namatay upang matupad ang kalooban ng Diyos. Tinularan niya si Jesus maging hanggang sa kamatayan. Kaya maging tulad kayo sa akin. Bago tayo naligtas, namuhay tayo para sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo. Sa Efeso Kapitulo 2, Versikulo 2 at 3, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ang Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo noy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng iba. Ibig sabihin, ganito tayo bago tayo naligtas. Subalit ngayon, tayo mga naligtas ay hindi na dapat sumunod sa mga pagnanasa ng laman sa buhay natin. Dapat tayong mamuhay na ang sinusunod lamang ay ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na paisa-isang maligtas ang mga naliligaw na kaluluwa. Para dito, ang Diyos ay nagtiis ng mahabang panahon at naghihintay pa rin hanggang ngayon. Ang lahat ng mga apostol ni Kristo ay naging martir upang ipangaral ang Ebanghelyo. Tayo rin, dapat tayong mamuhay sa ating natitirang buhay upang ipangaral ang Ebanghelyo. Huwag kayong mabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong mabuhay sa ating natitirang buhay sa laman, hindi upang masunod ang pagnanasa ng tao, kundi upang masunod ang kalooban ng Diyos. Pakiramdam ko parang kahapon lang ay bata pa ako. Bata pa rin ako sa puso, oo. Hindi ko alam kung gaano katagal pa ako mabubuhay. Gusto ko nga mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon hanggang sa huling sandali. At masasabi ko, kung luloobin ng Panginoon, kunin na niya ako. Ano pa ba ang hihilingin ko? Kaya sa Efeso chapter 5, verse 15 to 16, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Dapat nating samantalahin ang panahon na ibinibigay sa atin. Paano? Kailangan nating gamitin ang lahat ng oras natin sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Ang oras ay pera. Ang oras ay buhay. Hindi lang pera ang mahalaga,
Ang oras ay pera, ang oras ay buhay, ang oras mismo ay buhay. Hindi ba't ang pagpapaikli sa oras ay pagpapaikli sa buhay? Paano natin dapat na gamitin ang ating oras? Dapat natin itong gamitin sa pinakamahalagang bagay para sa kaluwalhatian at kalooban ng Diyos. Kaya nga maging maingat kayo sa inyong paglakad. Gaya ng marunong, karunungan na guguli ng oras sa pinakamahalaga. Ito'y para sa kalooban ng Diyos. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang pinakamatalinong tao ay siyang umuunawa sa kalooban ng Diyos at namumuhay ng ayon dito. Sino mang nabubuhay lang na hindi umuunawa sa kalooban ng Diyos ay isang hangal. Dapat bang magpakahangal ang taong ligtas? Ngayon sa awit 37 verse 23, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatag. Pagkatapos maligtas, itinatatag ng Diyos ang landas na dapat tahakin ng mga Kristiyano. At siya'y nasisiyahan sa kanyang mga lakad. Labis na natutuwa ang Diyos, labis siyang matutuwa kung lalakad tayo sa daan na kanyang itinatatag. At muli, sa mga awit 32 verse 8 at 9, sinabi ng Diyos, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Hindi lamang itinuturo ng Diyos ang daan na dapat nating lakaran. Kinagabayan din niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Kung tayo ba ay lalakad sa daang iyon o hindi. Alam niyo ba na pinagmamasdan tayo ng Diyos sa buhay natin? Nakatitig siya sa atin ngayon. Binabantayan niya tayo. Kung nakatitig ang mga mata ng Diyos sa atin at binabantayan tayo, dapat din nating buksan ang ating mata at titigan ng Diyos. Kapag nakikipagkilala ka sa isang tao, saan ka unang tumitingin? O? Saan? Sa ilong? Sa mata tayo tumitingin. Kung titingin ako sa kanya, pero hindi siya titingin sa akin, iisipin ko, siguro hindi siya interesado sa akin, di ba? Kailangan tumingin sa mata ng isa't isa. Kailangan tumingin sa mata ng isa't isa. Kung titingin ng Diyos sa atin, dapat din tayong tumingin sa Kanya. Tinitingnan tayo ng Kanyang mahabaging mga mata. Aking ipapaalam at ituro sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Kapag lumalakad tayo sa maling daan, sa halip na sa daan na dapat nating lakaran, sasabihin ng Diyos, bakit diyan ka pupunta? Dito ka dumaan. Kagaya nito, tayo ay kanyang tinuturuan. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mula na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Ibig sabihin, huwag kayong kumilos na gaya ng hayop na walang pangunawa. Ang kabayo nilalagyan ng busal at pamingkaw. Alam mo ba ang busal at pamingkaw? Ang busal at pamingkaw ay gawa sa bakal. Kaya nga, kung ang ipin ng kabayo ay tulad ng sa tao, hindi ito pwedeng lagyan ng pamingkaw na bakal kasi mabubungi lahat ng ipin niya. At talaga nakapagtataka kasi walang ipin sa lugar kung saan inilalagay ang busal. Sinasabi na ginagayakan ito ng Diyos ng busal at pamingkaw. Kung may pagdududa ka, tumingin ka sa bibig ng kabayo. Naglagay ang Diyos doon ng lugar upang doon ilagay ang busal. At kung ikakabit mo sa pamingkaw, ang kabayo hindi makakatakas. Ang inom ng baka nilalagyan sa gitna ng butas. Sa ganitong paraan, kahit na malaking hayop siya, hindi basta-basta gagalaw. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mula. Huwag maging kagaya ng hayop na walang unawa
na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin, na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Ibig sabihin, kung hindi ka susunod, ikaw ay lalagyan ng busal at pamingkaw na gaya ng kabayo o ng mula. Ibig sabihin, huwag kang maging kagaya nila. Ang resulta ng pagsaway ay pagpalo. Ang resulta ng pagsaway ay pagpalo. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o mula na walang unawa. Hindi dapat ganito ang Kristiyano. Ang iba hindi nila alam na dinidisiplina na sila. Patuloy pa rin sila sa pagsuway. Hindi nila napapansin na sila ay pinapalo na pala ng Diyos. Sa uli, may gagawin sa kanila ang Diyos. Pwedeng kunin ka na niya. Kung patuloy kang hindi susunod sa kanya, pwedeng kunin ka ng Diyos at sasawayin ka ng Diyos. Tingnan natin sa Kawikaan 16 verse 9. Tingnan natin sa Kawikaan 16 verse 9. Basahin natin. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Siyempre, pwedeng magplano ang tao ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Ang plano ay hindi tatakbo ng maayos kung tayo ang nagpaplano. Ang mga Kristiyano ay hindi pwedeng mabuhay sa sarili nilang plano. Kailangan nating hanapin ang paraan ng Diyos at sundin ito. Tingnan natin sa Kawikaan, chapter 19, verse 21. Kawikaan, chapter 19, verse 21, basahin natin. Sa puso ng isang tao, ang panukala'y marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Sa puso ng isang tao, ang panukala'y marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Kung ang plano natin ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi niya ito hahayaang mangyari. Ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Kaya dapat nating alamin kung ano ang kalooban ng Diyos at sikapin na mamuhay ayon dito. Matupad nawa ang iyong kalooban sa buhay man o kamatayan. Dumating si Jesus sa sanlibutan upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Namatay siya ayon sa kalooban ng Diyos, muling nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, at muling babalik ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ano man ang ating ginagawa, dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan nating naising mabuti na tuparin ang kanyang kalooban. Nais ng Diyos na matupad ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng buhay ng mga Kristiyano. Subalit, nakakagulat at nakakatakot kapag ang mga Kristiyano ay bumabaliwala sa kalooban ng Diyos. Binabaliwala niya ang kalooban ng Diyos. Kaya pwede mong malaman kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano o isa lamang mapagkunwari sa pamamagitan ng pusong nagnanais at aktwal na pamumuhay sa kalooban ng Diyos. At sa Hob 23, versikulo 10. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Pinipili at nalalaman ng Diyos ang daan na ating nilalakaran. Kapag ako'y kanyang nasubok, pag-usapan natin si Jose. Nakarating siya sa Ehipto bilang alipin dahil sa kanyang mga kapatid. At habang siya ay nagsisilbi kay Potifar, ikinulong siya sa isang bilangguan ng walang dahilan.
Sinasabi sa awit, hanggang ang sa kanyang salita ay maganap, siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. Awit 105 verse 19. Sinubok siya ng Panginoon. At pagkatapos ng pagsubok, naging pinuno siya ng Ehipto. Siya ay naging gubernador. Sinabi ng hari ng Ehipto, ikaw ang magiging pinuno sa aking bahay. At ayon sa iyong salita, ay susunod ang aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa pagkahari, magiging mataas ako kaysa sa iyo. Hanggang sa maganap ito, sinubok ng Diyos si Jose. Alam mo bang sinusubok din tayo ng Diyos? Pag-isipan natin ang tungkol sa paglabas ng mga Israelita sa Ehipto. Naging maayos ba ang lahat pagkatapos ng Eksodo? Hindi po. Kailangan nilang maglakbay sa ilang sa loob ng 40 taon. Gayunman, pinatektahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap at apoy. Pinakain sila ng mana. Binigyan sila ng tubig mula sa bato. Hindi rin sila nagkaroon ng paltos sa kanilang mga paa. Hindi rin nasira ang kanilang mga damit. Tinulungan sila ng Diyos. Subalit, may mga pagdurusa pa rin. Sinubukan sila ng Diyos. Dapat nating malaman na sinusubok din tayo ng Diyos. Bakit may mga paghihirap kahit na sinisikap mong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos pagkatapos ng kaligtasan? Ito ay pagsubok. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Sabi dito, ginto. Ang ginto na hinukay sa minahan, sa una ay may mga halong dumi. Kaya inilalagay ito sa isang pugon, paulit-ulit, paulit-ulit. Pagkatapos, natatanggal ang dumi at nagiging purong ginto. Kaya sa Hob 23, verse 13, Hob 23, verse 13, hanapin natin ang aklat ni Hob. Hob chapter 23, verse 13 at 14. Ngunit siya'y hindi nagbabago, at sino makakahimok sa kanya? Kung ano ang kanyang ninanasa, iyon ang kanyang ginagawa, sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin. At maraming gayong mga bagay ang nasa kanyang isipan. Sabi rito, siya'y hindi nagbabago. Tama po, hindi nagbabago ang kalooban ng Diyos. Sino makakahimok sa kanya? Pwede bang baguhin ng tao ang kalooban ng Diyos? Pwede ba nating baguhin ang kanyang ninanasa? Kung ano ang kanyang ninanasa, iyon ang kanyang ginagawa. Kung ito ang kalooban ng Diyos at ito ang kanyang ninanais, siguradong gagawin niya ito. Sabi ng Diyos, kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin. Sinasabi na si Hob ang pinakamatuwid na tao sa silangan. Si Hob ay walang kapintasan. Pinalaki niya ang kanyang mga anak ng maayos at pinagpala siya ng Diyos. Subalit sa isang iglap, humarap siya sa pagsubok. Nang magtipon ang kanyang 10 anak, biglang dumating ang isang malakas na hangin at namatay silang lahat. At bumagsak ang bahay at nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Pinatay ng mga magnanakaw ang kanyang mga lingkod. At hindi lamang iyon, siya ay nagkasakit. Nagkaroon siya ng mga nakakadiring bukol mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo. Gamit ang isang peraso ng basag na palayok, kinakayod niya ang kanyang sarili at isinumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Subalit hindi niya isinumpa ang Diyos. Sa Job 1:21, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Subalit nang makita ng kanyang asawa na pinupuri ni Job ang Diyos hanggang sa huli, nagsalita siya ng masama, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Subalit sinabi pa rin ni Job, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama?
Kung hahayaan niya akong mabuhay o mamatay, ito ang kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya ni Job ay talagang dakila. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, binigyan ulit siya ng Diyos ng 10 anak at dinoble ang kanyang kayamanan. Sinabi ito sa Santiago chapter 5. Sa tingin ko, ang pangalawang pagpapala na ibinigay kay Job ay hindi ang maging mas mayaman pagkatapos malampasan ng pagsubok. Sa tingin ko, ang pangalawang pagpapala ay ang gantimpala at kaluwalhatian na matatanggap niya pagdating sa langit. Kaya sa Job 23 verse 13, ngunit siya'y hindi nagbabago. At sinong makakahimok sa kanya? Kung ano ang kanyang ninanasa, iyon ang kanyang ginagawa. Sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin. Sinabi ni Job na mayroong itinakda ang Diyos para sa kanya. Bilang ng Diyos ang buhok sa ulo ng bawat taong naligtas. Sila'y binibigyan niya ng pansin, binabantayan, at itinatakda ang daan na kailangan nilang lakaran. Sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin. Mayroong itinakda ang Diyos para sa bawat isa sa ating mga naligtas. Sa 12 alagad, si Santiago ang unang pinugutan ng ulo at namatay. At ang kanyang nakababatang kapatid na si Juan ay nabuhay ng mas matagal at namatay pagkatapos tanggapin ang pahayag sa aklat ng Apokalipsis sa Patmos. Ngayon, ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang landas at daan. Kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin. Kung paano tayo tinitingnan ng Diyos, hindi niya tayo pinababayaan mag-isa. Tinitingnan tayo ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan hanggang sa malunok natin ang ating laway. Sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin at maraming gayong mga bagay ang nasa kanyang isipan. Kaya ang Diyos ang tumutupad sa gawain na kanyang itinakda para sa bawat isa sa atin. At sa unang Juan 2:17, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay nakaukit sa libingan ni D.L. Moody. Si D.L. Moody ay nangaral ng Ebanghelyo sa Amerika at tumulong sa maraming taong maligtas. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ito'y nakaukit sa kanyang libingan. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya huwag tayong magpadaya sa mga bagay na hindi magtatagal. Ito'y pain ng Diablo. Sa tingin nyo ba ay dulubayan ng Diablo ang isang taong naligtas? Hindi kayang agawin ng Diablo ang ating kaligtasan. Subalit tinutokso niya tayo sa pamamagitan ng lahat ng uri ng bagay upang mabigo tayo sa ating buhay pagkatapos ng kaligtasan. Huwag tayong magpadaya. Kaya sa unang Juan 2:15-16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang lahat ay didipas pagkatapos ng ilang sandali. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang salitang lamang ay makikita sa Biblia ng paulit-ulit. Ang salitang lamang ay nangangahulugan na isa lang. Isa lang ang daan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kailangan natin na dumaan sa daan lamang na iyon. Minsan, dumadaan tayo sa ibang daan. Kaya nga, pagkatapos na tayo ay paluin ng Diyos, kailangan nating tumayo ulit. Kailangan natin itong tanggapin na may pagpapakumbaba. Sinasabi ng Biblia na lahat ng pagmamalaki na walang kinalaman sa kalooban ng Diyos ay masama.
Tingnan natin sa Jeremias 45, versikulo 5. Jeremias, kapitulo 45, versikulo 5. At ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon, sapagkat narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman, sabi ng Panginoon. Sa salitang ito, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Ibig sabihin ito, nagpaplano ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin iyon. Narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman. Ngayon, ang Diyos ay magdadala ng kasamaan sa sanlibutan para sa mga bumabaliwala sa kalooban ng Diyos at namumuhay lamang para sa kanilang sariling kalooban. Sa katapusan ng mundong ito, ang mga hindi nagsisi hanggang sa huli at namuhay lamang ayon sa kanilang sariling katigasan at kasakiman, dadalhin ng Diyos para sa kanila ang kasamaan, ang walang hanggang puot at paghukom. Kaya, huwag ka nang maghanap ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili, para sa iyo. Huwag na. Kung tayo man ay gumawa ng dakila o maliit na bagay, kailangan nating suriin kung ano ang pinakalayunin nito. Kung ang layunin ba nito ay tuparin ang kalooban at plano ng Diyos. Kaya huwag tayong magdahilan. Masasabi mo ba na ang pamumuhay mo para sa iyong sarili ay ginagawa mo para sa Diyos? Alam mo ba na ang Diyos ay hindi mo maaaring lukuhin? Ang Diyos na nakakakita sa ating puso ay hindi pwedeng dayain. Kung kalilimutan ng isang Kristiyano ang kalooban at plano ng Diyos at mamumuhay lamang para sa kanyang sariling plano at pagnanais, kung gayon, kasalanan ito, di ba? Ang pagsasawalang bahala sa kalooban ng Diyos at ang pamumuhay para sa sariling pagnanais ay pangunahing kasalanan. Mula rito, lumalabas ang lahat ng masasamang bagay. Hindi dapat sinusunod ng mga Kristiyano ang kanilang sariling pagnanais. Sa halip, ipagkatiwala ang lahat sa Diyos at sumunod sa Diyos upang matupad ang nakaplanong kalooban ng Diyos. Sa Mateo 16:24, sinabi ni Jesus, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang buhay Kristiyano ay buhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang mga alagad ay sumunod sa Panginoon hanggang sa huli, maging sa kamatayan. "Where He leads me, I will follow." Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Ano ang ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili? Kailangan nating isuko ang lahat ng ating sariling pag-iisip, sariling pagnanais, sariling plano, at kailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos. Ang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ang daan ng Panginoon. Kailangan nating isuko ang ating sariling kalooban. Hindi pwedeng pagsabayin. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Hindi pwede. Sa Mateo 26:39, si Jesus ay nanalangin, "Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Kailangan natin itong ituring na layunin ng buhay natin. Sa Kawikaan 3:6, "Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. At itutuwid niya ang iyong mga landasin." Ang ibig sabihin ng siya'y iyong kilalanin ay huwag mong gawin ng ayon sa ating sariling idea, kundi makipag-usap ka sa Diyos. "Diyos, Ama, ito ba ay kalooban ng Diyos? Sumasang-ayon ka ba sa gagawin kong ito?" Dapat nating pag-isipan. Kung narito ang Panginoon, ano kaya ang gagawin niyang desisyon? Dapat tayo makipag-usap sa Diyos. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ang iyong kilalanin. Ano ba ang panalangin?
Ito po ay pakikipag-usap sa Diyos na mayroong pusong tapat. Tapat na puso, pakikipag-usap sa Diyos. Sa lahat ng iyong lakad, siya ay iyong kinalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Sa verse 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Huwag mong ibig isipin na ang iyong karunungan ay mas mabuti kaysa plano niya. Kahangalan kung iisipin natin na palaging tama ang idea ko. Dapat tayo makipag-usap ng malalim sa Diyos. Mas mabuti ang kaunti na may katuwiran kaysa malaking kita na walang katarungan. Ibig sabihin, ang paggawa ng kanyang katuwiran ay mas mabuti kaysa maayos na pumumuhay sa laman. Mas mabuting gawin ang kanyang katuwiran. Tingnan natin kung ano ang mas mabuti. Sa palagay mo, kung gagawa tayo ng mga dakilang bagay sa mundo, pupurihin pa tayo ng Diyos? Lahat ng ginagawa natin sa mundo ay kakalkulahin ng detalyado sa harapan ng Diyos. Kaya nga sa Santiago 4:17, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang mabuti ay ang kanyang kalooban. Kaya kung alam natin gumawa ng mabuti, pero hindi natin ginagawa, kasalanan yun. Alam natin ang Biblia. Hindi marami ang nakakaalam ng Biblia tulad natin. Madali tayong maghanap ng aklat sa Biblia. Hindi ito kayang gawin ng mga dumadalo sa ibang simbahan. Hindi matagpuan ng iba ang Hoseas. Sinusubukan nila itong hanapin sa bagong tipan. Isang araw, sinabi ko sa isang tao, pakihanap sa Hesekias chapter 5 verse 16. At pagkatapos, sinubukan niyang maghanap sa Biblia. Mayroon bang aklat ni Hesekias? Wala. Hindi nila masyadong alam ang Biblia. Kung alam natin ang kanyang kalooban, kailangan nating sumunod. Dapat tayong sumunod. Kung marami tayong natutunan, ngunit walang pagsunod, ito ay pagkukunwari. May nagsasabi na, nabasa ko ang Biblia ng maraming beses. Alam ko ang Biblia. Kung gayon, ay dapat silang sumunod ayon sa kanilang nalalaman. Mayroong nagsasabi na ang taong marunong sa Biblia pero hindi sumusunod ay tampalasan. Medyo hindi magandang pakinggan, pero totoo ito. Sa kanya na nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sa Santiago 1:22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ang nakikinig lang, subalit hindi sumusunod, ay mga tao na dinadaya ang kanilang sarili. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa lahat ng kanyang ginagawa. Sapagkat kung ang sino man ay tagatupad ng kautusan, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Kung titingin tayo sa salamin, may dumi rito at pagkatapos ay nililinis natin. Kung walang salamin, paano natin malalaman? Kaya kapag nalalaman natin ang mali sa atin, dapat linisin, dapat itama. Kung hindi, madali nating makakalimutan. Mali pala ako. Ganito pala ang dapat kong gawin. At pagkatapos ay nakakalimutan ka agad. At pagkatapos ay mamumuhay ayon sa sariling kalooban. Dapat tayong maging tao na hindi lang nakakaalam, kundi sumusunod din naman. Nangako ang Biblia na pagpapalain ng taong gumagawa. Sa Roma 12:2, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa Hebreo 10:36, sapagkat kailangan nyo ng pagtitiis.
Sa Kristiyanong pamumuhay, kailangan ng pagtitiis. Bagamat humaharap tayo sa maraming kahirapan, kailangan nating magtiis hanggang sa huli. Sapagkat kailangan nyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, tanggapin nyo ang pangako. Kailangan nyo ng pagtitiis. Ano man ang pagtitiis at paghihirap na ating hinaharap kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, may pangako at pagpapala kung gagawa tayo. Sinabi sa Gawa 13:22, natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Nakahanap ang Diyos ng isang tao ayon sa kanyang sariling puso. Pagkatapos makita si David, nasabi ng Diyos, siya ang tao niyo. Gagawa ng lahat ng aking kalooban. Sinabi sa Gawa 13:36, si David, pagkatapos maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang sariling sarindahi, ay namatay. Pagkatapos niyang maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos, ay namatay. Ganitong uri ng tao si David. May isang anak na pumunta sa manggagawa ng lapida. Pumanaw na ang aking ama, kaya gawan mo siya ng lapida, pakilagyan na rin ng sulat. Tinanong siya ng tagagawa, ano ba ang nagawa ng iyong ama? Sumagot ang anak, wala namang espesyal. Sabi niya, sige, bumalik ka pagkaraan ng 3 araw. Bumalik ang anak pagkaraan ng 3 araw, alam niyo kung ano ang isinulat sa lapida? Ang taong ito ay kumain at namatay. Ang tao ay kumain at namatay. Ngunit si David, ang taong ito, pagkatapos maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos, ay namatay. Napakaganda ng salita tungkol kay David. Pagkatapos maglingkod sa kalooban ng Diyos, namatay. At patuloy kayong manalangin para sa Bible Seminar mula bukas at magdala ng mga newcomers at magsikap ng buong puso upang sila ay makapakinig sa salita. Pakiusap po, dumalo kayo at manalangin, sapagkat kalooban ng Diyos na maraming kaluluwa ang maligtas. At tayo ay makapagbigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan ng mga tao. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagdiligtas mo sa amin at sa paggabay sa amin na mamuhay ng masunurin para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa natitirang bahagi ng aming buhay. At naway mabalikan namin ang aming buhay at patawarin po ninyo kami sa lahat ng hindi namin nagawa ayon sa iyong kalooban. At ngayon, bigyan mo po kami ng bagong puso at ingatan, tulungan at patnubayan kami upang mamuhay ng tama sa natitirang bahagi ng aming buhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Naway marami pong kaluluwa ang maligtas sa Bible Seminar upang makapagbigay kami ng malaking kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos. At gamitin po ninyo kami sa lahat ng gawain ito, ayon sa iyong kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.